Hi everyone! Magandang araw sa inyo lahat and welcome back to my channel! So, naging busy ako last few weeks kasi meron kaming big event sa catering. So, ngayon naman, isi-share ko sa inyo ang ating sinigang sa miso. Ayan. So, ito yung ating recipe for today. So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating simpleng ulam ngayong hapon. Ayan. So, meron tayo ditong miso paste. Ito naman is kamatis. So, walang pinagkaiba yung malaking kamatis dito sa maliit na kamatis. Meron lang kasi akong ganito. So, ito na yung gagamitin ko. Ayan. Ito naman ay luya, sibuyas, bawang, ginisa mix, paminta, dalawang sili. And syempre, kailangan natin ng pang-asim. So, meron tayong mamasita, sinigang, sa sampalok. So, pwede rin kayong gumamit ng nor tamarind pang-asim. And then, meron tayo ditong bok choy. O pwede rin namang gumamit kayo ng yung petchay, no? Petchay. Ayan. And syempre, meron tayo ditong basa steak fish. Ayan ang gagamitin nating isda sa ating sinigang. Pero bago natin umpisahan ang ating pagigisa, kailangan nating lagyan ng asin itong ating isda para hindi siya malansa. No, ayan. Ayan. And then, kukuskusin natin siyang ganyan. Ayan. Tayo dito. Ayan, so tatanggalin natin yung ano. So, hinugasan na natin siya. Kailangan lang natin siyang bagyan ng asin. Ayan. Ayan. So, pagkatapos natin siyang asinan, ganyan lang yan, di natin siya huhugasan, no? So, pwede na tayong mag-umpisa ng ating paggigisa. So, tanong natin yung ating kalan. Hindi ka. Yan, mainit ang ating mantika. So, sa sinigang na miso, pwede kayong gumamit ng bangus o yung maya-maya. Lagyan natin ng paminta and ginisa mix. Ayan. So, itong basa steak, paborito ko itong isda na to sa sinigang sa miso. Ayan. Haluin natin siya. So, naka, ano lang yung heat natin na medium. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating fish. Ayan, ang ganda na ng kulay ng ating miso and yung ating kamatis, no? So, ipapatong lang natin yan dyan. Hindi mo lang natin yan lalagyan ng tubig. Mamaya na, palulutulutuin muna natin yung ating isda. Madali lang naman maluto to. Okay. Hindi na to kasha. Dito na naman sa kilid. So, check natin siya. Ayan na siya. Babaliktad lang natin siya ng konti. Ayan. Then, lalagyan natin siya ng tubig. Dahan-dahan lang tayo kasi syempre, alam nyo na ang fish, madali siyang madurog. Ayan.
paborito kong sinigang na isda. Yung miso, sa miso. Yan, masarap yan. Lalagyan natin yan mamaya ng salt and konting asukal para medyo maano yung sabaw niya, medyo matamis ng konti. Na hindi naman yung matamis na matamis, no? So, para masarap lang yung kanyang sabaw. Yan, ako, sarap. Natin siya masyadong pagalawin. There you go. So, ito na siya. Lalagyan natin siya ng tubig. Lulutuin natin siya dyan. So, hindi masyadong marami, no? Okay na yan. Ganyan. Then, tatakpan lang natin siya ulit. Mamaya na natin siya titimplahan. Ito namang bok choy na to, itatoppings lang natin yan kasi madali lang yan maluto, no? So, ayaw nating malabog-labog yung ating gulay. And then, syempre, yung ating sili, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. I-check na natin ang ating... Ayan, kumukulo na siya. Lagyan na natin siya ng pang-asin. Mga kalahati lang nito. Okay na yan. Okay. And then, syempre, konting asin. Depende sa inyo. Panlasa. And syempre, yung ating a little bit of sugar. Ganto lang. Ano yung kailangan marahan. Then, haluin lang natin ng marahan para hindi madurog yung ating isda. Mmm! Yummy! So, dahil luto na siya, no, so, itong ano ko isda ko, medyo i-bake ko siya, no. So, ito optional lang to. I-bake ko siya sa ating air fryer. Ito, dyan. Para medyo ma-prito-prito lang siya ng konti. Ayan. So, after that, pwede na natin, patayin na natin to. Pwede na natin patayin yung ating kalan. Ayan. Ililipat natin siya dito sa ating baking pan. Hanay lang natin siya dyan. Ayan. No? So, ito na yung isda natin. Isasalang lang natin siya dito ng mga 15 minutes. So, naka-air fry yung ating oven sa 450. Ayan. So, ibibake natin siya dyan para medyo maprito-prito siya ng konti. At habang hinihintay naman natin yung ating isda na maprito-prito ng konti sa ating oven, isasapaw na natin tong ating bok choy dito, no? And pwede na natin siyang haluin. Lulubog lang natin yan dyan. Tatakpan natin yan. Maluluto na yan. Sarap ng ulam natin yun. Na. Paborito ko yung sinigang eh. Basta sinigang, panalo yan. Yan. So, ito na siya. Yan. Ganyan. Okay na yan. Pwede na natin siyang ilagay sa ating sinigang na sabaw. So, ipapatong lang natin yan dito sa ating. Naku po! Tumabit pa. No ba yan? Nahulog pa. The heck? There. The last one.
ito na ang ating sinigang kamisong. Kain tayo! Ready na ang ating sinigang samisong. Sarap! Mapapa, extra rice ka na naman yan. Sira ang Jetta.